Magandang araw kabayan, o inyo po lingkod Franco Acosta Talik po ng Balitang Pilipino, ang balita sa ating wika. Sa ulo ng balita, tulong mula Vancouver naman ang pinasimulan para sa mga nasa lanta ng bagyo sa Pilipinas. Ayon kay Tom Abendano, puno ng Multicultural Helping House Society, ang mismong probinsya ay sinalanta ng bagyo kung saan aabot sa 300 ang mga nangamatay at halos 2 milyon ang nawalan ng tirahan. Ito na ang pinakamapagsik na bagyong sinapit sa kasaysayan ng bansa. Sobra. Ito ang pinakamalakas at pinaka-damaging. Talagang maraming sinira ng mga bahay, maraming namatay ng tao, maraming mga... Lahat, pati makikita mo, pati simenteryo ay dinadaanan ng baha at naaanod ang mga nicho ng mga patay o at ano, lahat, pati mga bahay, nakakarungkot at talagang Hindi ko mabidescribe dahil na nalulungkot ako sa mga pangyayari sa Pilipinas. Habang para kay Elizabeth Abella na ka-i-immigrate lamang sa Canada, may 5 taon na nakaraan, dama niya ang paghihirap ng mga kababayang naging biktima ng mga kasiraang hatid ng bagyo. Ang nawalan po ng bahay ay mga 2 milyon pong tao. Kung ikukumpara po natin yan sa BC, ay kalahati po ng British Columbia ang nawalan ng tahanan. Siguro po mula dito, from Fraser Valley hanggang Squamish po, ang ganyan po kadaming tao ang nawalan ng tahanan. So kung pwede niyo pong i-imagine kung gaano kalaki ang scope ng itong trahedya. Sa kasalukuyan, may ilang bayan-bayanan at probinsya pa ang nananatiling nasa antas ng state of calamity at walang kuryente at maging tubig inumin. Kung kaya't maging ang World Health Organization ay nagbanta ng maaring pagresulta ng pandemya ng mga sakit. Dito ang kailangan ang mga pagkain, damit at tubig na donasyon. Kinakailangan po namin ng mga gamot dahil merong pong epidemic na pwede mangyari sa tubig dahil madami po, kagaya ng typhoid, malaria. Marami pong tao ang may sakit ngayon, may fever, may cold, ang mga bata, so yun pong aming kailangan ngayon. Kung kaya't mula sa Vancouver, nagkaisa ang sambayan ng mga Pilipino na kinabilangan ng Multicultural Helping House, kung saan maraming donasyon na ang nakalap at ipadadala sa Pilipinas nitong darating na Miyerkules. Sa katunayan, maging sa Linggo ng October 24, isang konsyerto ang pasisimulan kung saan ang kita at donasyon ay kokolektahin ng Canada Red Cross. Para sa ibang nais tumulong, maaari ring makipag-ugnayan sa Philippine Consulate sa Vancouver. Isang pagpupulong naman sa